Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Totoo naman ako, mas marami yung Pilipino, no? Alam ko, foreigner. Hindi ako uubligang mag-English, no? Pero may konti English din. Okay. So, in behalf of the couple, we'd like to thank you for your presence, for witnessing their vows again to be made to God. We are from the Orthodox Catholic Church. And kami yung mas nakaka-experience ng marriage, ng relationship. Kami yung mas may application, no? Kami yung mas authority. Huwag yung sabihin kahit kanina. To speak about marriage. Okay. Ako for my part, I studied theology. I studied law, psychology, and political science. Because I want to know the answer to every question that we have in life. Diba ang sabi ng mga scientists, we only have three goals in life. Ano yun? To obtain three things, basic needs natin. Food, clothing, and shelter. Lahat daw ng hugot natin, lahat ng kilos natin, pinanggagalingan, ay doon galing sa tatlong yun. No? Sa food, clothing, and shelter. At pag hindi natin na-achieve yun, we are malfunctioning. Ibig sabihin, hindi tayo nakakaramdam ng peace of mind, hindi tayo okay, because we cannot or we are not able to achieve all those things. Pero meron pang mas deeper doon, ano? Sa pangangailangan natin, yung three basic needs na yun. Ang mas deeper doon, yung the fight between good and evil. Sa marriage, ang pagkakaintindi ng mga lalaki, pag nag-asawa kayo, nag-asawa tayo, ang feeling natin, we know everything. Kaya ko to. Sinalaki ako to be a man, no? So, we follow whatever we see in the society. Wag makalalaki na. So, ang feeling ng bawat lalaki nag-asawa is to just provide everything in the family. Just to be a provider. Kaya naman, mga ladies, wives, you feel that way, siya yung provider. Diba, no? Kaya nga, pag pera nyo lang. No? At pag pera niya, pera pa rin niyo. Diba? Hindi niyo invento yung feeling na yan. It was set up by God. It was put in your body by the one who created you. Sa lalaki naman, natural din yung feeling to provide, eh, diba? Kaya pag hindi makapag-provide yung lalaki, frustration sa kanya yan eh. Yung pumasok sa marriage, tapos dahil nandyan si mama at si papa, may tutulong. No? Lalong problema yan pag inuwi mo pa sa bahay ng parents mo yung asawa mo. Ang dami nang na-violate. Ang dami nang hindi nasunod. Because according sa ating mundo o sa ating society, na yung Bible ay suggestion. No? Hindi yung book of suggestions. It's a book of law. Tandaan po natin yun. Kaya huwag po kayong matakot humawak ng Bible. Dahil nauna pa yan, bago pa magkaroon ng mga religions. Okay? Hindi yan religious book. Kapag when you read in the Bible na wives, respect, and submit your husband, hindi yung suggestion. Talagang ire-respeto mo yung husband mo. Yan ang top one na pangangailangan ng bawat lalaki. Umalis ka nga lang nung walang paalam, eh, away na eh. Di ba no? Tama po ba? Mag-grocery ka lang nung walang paalam, tapos sarili mong pera, mag-re-react ng husband kahit hindi niya pera yun. Bakit? Anong kala mo sa akin? Hindi ko kaya yung pamilya, yung pang-grocery yan. Di ba? There's a feeling inside na hindi naman din natin invento. Because ganun ang design ng marriage eh. Bakit nabifeel lang lalaki yon? Because yung first reading natin kanina, saan kinuha ang babae? Sa katawan ng lalaki. Bakit hindi sa lupa? Para daw maintindihan nyo, lalaki, husbands, kapag nag-asawa ka, baby mo yan. Galing sa katawan mo yan. Everything that she needs, sagot mo. Kaya huwag ka magre-reklamo kapag bili ng bili yan. Hingi na hingi ng pera sa'yo. Huwag ka magre-reklamo doon. Hindi nila kagustuhan yun. Hindi nila invento yun.
Lalo na sa lalaki, hindi rin nila imbento na magalit kapag iniinsulto nyo sila. Okay? Lalo na pag sinabi mo sa husband mo, bakit ka nagagalit? Pera ko naman to eh. Tsaka matagal ko lang gustong bilhin to eh, di mo mabili-bili. Di ba? Naku, insulto yun, girl. Talagang magagalit ang husband mo dun. Hindi kakakausapin yan. Ulitin mo uli sa pa. Hindi na interesado sa iyo. Kaya akala nyo yung VOC case, yung violence against women, nagsimula sa pambubugbog? Hindi. There was something violated first before nagkaroon ng bugbugan. Because ini-ignore yung sinasabi ng Bible. Eh sabi ng science, women are created to be emotional. Tinuklas na yan eh. Bakit ba ganun sila? Tinuklas na ng science yan. Because they are created to be emotional. Ano sabi ni Apostle Paul? Husbands, do not be harsh to them. Now it's making sense. Kung ang inaramdaman nila, yan ang sinasabi nila, hindi yung iniisip nila. That's why mabunga nga. That's why they tend to be noisy. Because that's how they feel eh. Kaya kapag yung babae nalulungkot sa'yo, husbands, or frustrated sa'yo, maingay yan. Maingay yan. Ikaw, ang gagawin mo, lalabas ka ng bahay. Lalo magagalit yun. Itong lalaking to, umbis na pakinggan ako, pinatalikuran ako, hindi magandang gawain, di ba? I-address mo yung nire-reklamo niya. Huwag kang lalabas ng bahay. Pag uwi mo, nandun pa rin yan. Okay? Kaya pag lumipas ang ibang ilang araw na hindi nyo ina-address, naiipon, sumasabog. At may mga lalaki, naku, pag maganda asawa mo, may mga lalaki, hindi marunong manligaw. Ibibigay lang niya yung protection, guidance, counseling dun sa wife mong maganda. And later on, may problema ka na. Okay, this is very serious. You need to understand this and apply. Diba? One time, ganun si Jesus Christ ng mga apostles. So, pa tayo kukuha ng model kasi, di ba? Pagdating sa marriage, tayo kukuha ng model. E di doon sa gumawa ng marriage, yung gumawa ng male and female, one time, the Pharisees, the religious people, asked Jesus Christ, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Did you know that during that time, if you research it, bakit lumabas yung tanong ngayon? Kasi, for any reason at all, hinihiwalayan na lang yung babae. Kagaya na pag humatching ka sa dinner table, it's a law for them. Pag pumasok ka sa room, filled with men, nag-iisa kang babae doon, nalaman ng husband mo, you will be divorced later on. At marami pang reason na nakakatawa, serious reason. Is it lawful, sabi ni Pharisees? Ano sagot ni Jesus Christ? Hindi yung malalaman na kapag naginawa niya ang male and female at kapag nag-asawa sila, ihiwalayan sa parents, sa kanyang magulang. Yung lalaki nga lang pinapahiwalay. Dahil yung babae, tinatransfer lang sa iya ng magulang niya. Kaya may handover sa wedding. Ano yung handover niya? Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pananagutan ko sa babaeng yan, sa anak ko na yan, ay sagot mo na. Kung binigay ko sa iya na masaya, malusog, matalino, ay dapat mas tumalino pa siya sa piling mo. Dapat mas lumusog pa siya sa piling mo. Pag yan pumayat, sino magpapaliwanag? At pag yan mukhang lost yan, sino magpapaliwanag? Sino mo pwede isoli sa magulang niya? Hindi na. Okay. So, anong sabi pa ni Jesus? Hindi niya ba nalalaman? Hindi niya naiintindihan? Na ginawa ang male and female at makikipisan siya doon sa kanyang asawa, iiwanan ng kanyang magulang. At sila ay magiging isa. Isa. Isang katawan. Hindi nagtanong ulit yung religious leader. Eh bakit pinayagan ni Moses na mag-divorce yung mga tao?
at ibibigay siya ng certificate of divorce. Sabi ni Jesus, kasi sa titigas ng ulo ninyo, ang tigas ng mga ulo ninyo. Ano kaya yung matigas na ulo sa sinasabi niya? Kailangan yung pag-isipan mabuti, no? Nag-aralan ko, yung tigas ng ulo pala na sinasabi ni Jesus Christ doon, ayaw niyong pag-isahin ang katawan ninyo. Paano ba may nag-iisa ang katawan? Isang desisyon, isang mithiin, isang destinasyon. Iisa lang lahat. Kaya hindi ka pwede mag-decide na ikaw lang eh. Magagalit ang asawa mo. Teka muna, bakit mo dinesisyonan niya without my knowledge, without my consent? At pag yan naging habit, no? Pag hindi ka kumibo isang beses, magiging habitual eh. Until one day, masasabi mo lang sa mga friends mo, oo nga, mukhang wala naman akong asawa. Di ba, no? Mga may asawa na dyan. At wala naman akong asawa. Ito masakit nung pag nalalaman pa ng iba. No? Yung bang nauuna nung malaman ng kapitbahay before malaman ng asawa mo, yung issue mo, mali po, ha? Huwag maging habit. Right, eh. Kaya natutuwa ako pag merong nagre-renew ng vows, like, Bowen and Joka. Ilan taon na kayo sa pagsasama? 8 years. We have a challenge to you today. Sabi ni Mark Twain, philosopher, hindi mo maitindihan ng marriage hanggat hindi mo nararating ang quarter of a century. Hanggat hindi niyo nararanasan na umabot ang inyong marriage sa quarter of a century. What is that? 25 years. Then, tinuklas ko pa. Ang marriage pala, parang gem. Doon to talaga galing yung salitang marriage. Gem. Precious stones. The fusion of two elements. Kasi di ba yung mga mamahaling bato, hindi naman yan sama-sama eh. Kinokolekta nila yan eh. Pinafuse, pinipressure, inaalis yung infirmities, impurities, etc. Kaya pag hirap na hirap kayong maging one, talagang hindi kayo mafufuse. Ito pa, every time magtatanong ako, naniniwala ba kayo sa perfect marriage? Every time we do counseling sa mga nag-aasawa, nag-apply ng marriage license. Ang sumasagot lagi, majority, no, we don't believe in perfect marriage. Hindi nyo alam, lahat ng pinanggagalingan ng problema natin ay galing dito, sa isip natin. At dito rin nanggagaling yung blessing, kung nasa tama yung ating pag-iisip. Ano sabi? Hindi po kami naniniwala pa rin sa perfect marriage kasi imperfect person yung nagsasama eh. Teka muna, sino pa nasabi imperfect kayo? Sino nasabi? Ikaw lang yun eh. Sarili mo lang yun eh. But when you ask your creator, Genesis chapter 1, everything he made was good. And good means perfect in Hebrew. Kaya may problema kapag yung word mismo, hindi mo naiintindihan. Perfect means good, means alignment, right alignment. Saan? Sa design ng produkto. Pag-isayin ang katawan, isang desisyon, walang nag-decide mag-isa. Kaya nga, pag nag-decision mag-isa yung asawa mo, feeling mo, you were betrayed. Diba? You were betrayed. Something ain't right. Sa last part, yung marriage, sabi ng family code natin, sa law, it's a special contract. Because may ordinary contract. Yung ordinary contract, we can include our terms and conditions sa mga nag-aral ng law. Pwede ka mag-dictate ng gusto mo. Alam, bentahan ng lupa, bentahan ng kotse, ilagay mo to, babayaran mo to, ilagay mo yan, babayaran mo to. That will be the law between the two of you, civil contract. So marriage daw, special contract, not subject to our stipulations. Ibig sabihin, hindi na pala tayo pwede magpasok ng terms and conditions natin sa marriage. Hindi na uubra yung pinakasalan mo akong maldita eh, di magtiis ka, hindi na uubra yun, girl. Wala na pong ganun. Na moment na
sumumpa ka na, ito pa nga eh, pag biniverbalize mo yung sumpaan ninyo, nature is listening. Oo, tumataas lalo yung legal obligation mo to comply with it. And the moment you violate it, you ignored it, eh, yung suffering is built in. Hindi mo kailangan dalhin sa korte. Hindi na. That's the difference between the natural law and the human law. Sa human law, nandito tayo sa demokrasya, may chance ko pa magpaliwanag sa korte. But if you violate natural law, mahalin ng asawa, love your wives, and do not be harsh to them, when you ignore that, you're already violating it. Kaya, sa bahay, na-realize ko, araw-araw pala ito ina-apply. Yung bang, syempre, sa'yo galing yung asawa mo, nag-decision ka mag-asawa, iingatan mo yan. Parang ang baby yung mga yan eh. No, may time na mag-iinarte yan. Pero hindi mo kailangan mag-galit, husbands. Bebibihin mo uli yan. Apon? Bebibihin mo yan. Kasi nga, baby natin yan eh. Every woman is a man's baby. Pag nag-asawa, they will always tell what they feel. Magta-tantrums din niya kahit matanda na yan. So, anong gagawin mo? Sabi ng isang client kong Nigerian, client namin sa office, yung counseling namin sila, nag-asawa siya ng Pilipina eh. Tumira siya dito. Kinusunan ng vow si Kings. Sabi ko, the only solution now for you, kasi convicted eh, the only solution now for you is to say sorry to your wife. I-dismiss ang kaso. Brother, it's not our culture. In Africa, to say sorry to the woman. Nako, problema talaga yan for you. Makukulong ka na dito or baka mag-deport ka pa. Yung sinasabi ni Apostle Paul, submission to one another. Hindi lang sa lalaki nagsasubmit. Mag-sorry ka, pero walang witnesses. Pag hindi tinanggap yung sorry mo, walang magsasabi na nag-sorry ka. Because your marriage does not care about your culture. Walang kinalaman niyang kultura mo o paano ko pinalaki ng magulang mo. Umasok ka sa marriage, eh, masusunod na yung institusyon, yung batas. Kaya make the law your priority. When you hear respect and love to each other, it's a law, not a recommendation. Do that on a daily basis. At magiging isa ng katawan ninyo dahan-dahan. At ma-amaze kayo. Nag-aralan na rin ang mag-asawang nagiging isa sa lahat, umaasenso ang buhay. Kaya pag hindi umaasenso ang buhay nyo, there's something wrong. Check nyo na. Paano ba kayo makapag-usap sa isa't isa? Paano nyo ba i-treat yung isa't isa? Diba? Lalo na sa mga wives. Yung bang sasagutin niya husband nyo, ah, o di ba naintindihan, ha? Pag ginunong mo yung husband mo, ako, serious violation nyo. Kaya study how to love your wife. Study how to respect your husband. It starts from knowledge and understanding and application. Nandun po yan sa Proverbs 24 verse 3. Dami ko pang gustong sabihin pero nabibilad na kayo. Kung may question kayo, ha, i-approach na lang kayo mamaya. Again, congratulations Bon and Joka. Pag-isayin nyo pa yung katawan ninyo hanggang maabot nyo ang 25, that is silver. The next challenge is gold, 50 years. You will be purified by God, mabibless, sigurado ang inyong buhay. Huwag niyong pagdudahan. Because everything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Kaya start by believing that there is a perfect marriage. Congratulations. Amen. Thank you. Ito for 1 minute homily lang, bonus na lang total. Sayang na rin binayahin namin from Manila to here kung di rin ito masabi.